gonna follow up my call to the immigration of Paris, France. So they know where you work. So you are the one who pushed the button. Galing sa'yo, ikaw nagsabi. Come on. So when you say the word, sabi ko nga sa'yo, nahuhuli ang isda sa bunganga. Yung mga kababayan namin dito, pare-pareho lang din kami naging TNT sa totoo lang. Pare-parehas kami dumaan sa mga sistema ng human smuggling, no? Ha? So huwag kang magmamarunong. Ganon, ginawa mo, di ba? Ikaw ang gumawa. Hindi ko nakasalanan nyo, you push the button. So, dude, when you push the button, it's gonna be it. I'm sorry, man, but you did it. When you push the button, that's gonna be it. I'm sorry if some other Filipino, I care, but when you push the button, yun lang. Wala na akong masasabi sa'yo. Binabalaan kita kasi, kaso tigas ang ulo mo. Binibigyan kita ng babala. Diba? I give you the warning, pero... You know, lolo na ako. Tanda na ako eh. Hindi ko may tanggi yung matanda na ako. Wala akong pinagyayabang. Kung sabi niyong mayabang ako, sa sobrang kayabangan ko, kabubuhan ko, wala akong alam. But you know, you should not let me know where you work. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho, kaya the immigration, they already know where you are. Damian Balico Jr., they don't need your birthday. They know where is the Filipino community. Diba? So, sorry, dude. I'm not kidding. I already sent a message and I follow up the call. So you push the button. When the button is pushed, it's worse. Kasi bobo ako eh. Hindi ako marunong. Sobrang bobo ko. Wala akong alam. Grade 1, ano, hindi pa nga ako nakatapos ng grade 1. Kindergarten lang. Kindergarten lang inabot ko. Wala akong pinag-aralan. Sobrang bobo ko. Sobra. Sobra ang bobo ko. Wala akong pinag-aralan. Wala. Sobra. Kawawa ako. Sobra. Pinagdaasan ko sa buhay. Sobra. Kasi mahirap lang kami. Sobrang hirap ko. Yeah. Kasi ganun ang buhay pa lang. Hirap ng mahirap, no? Pero pinipilit kong makatulong. Pero... Gusto kong makatulong, pero pag tinutulungan mo yung tao, binababoy ka, parang ano eh, hindi maganda. Ano yun, yung... Kaya ako, hindi naman ako, sabi ko nga sa iyo, iho, hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Pero sa iyo nagmula yun. Yung nagsabi, di ba? Human trafficking, smuggling. So damay-damay na lang. Kawawa naman yung iba, madadamay dahil sa'yo. So kasalanan mo. Dahil bobo ako, sobrang bobo ko, paggalat mo sa Talino Warriors mo na sobrang bobo ko. Talino Warriors mo, paggalat mo sa sobrang kabobohan ko, pero I know how to contact the immigration in France, di ba? So, sobrang bobo ko. Kaya pati ibang Pilipino madadamay dahil sa'yo. Diba? So, sorry na lang. Damay-damay na lang to. Eh, ako naman, sinabi ko nga sa'yo, hindi ako pwedeng matakot. Dahil sabi ko sa inyo, wala akong pakailan sa paninira nyo sa buhay ko. I will stand myself who I am. Hindi na ako magsasabi tungkol kay Francis Leo Marcos dahil galit na galit ka sa tao. Pinersonal mo ako. Tayong dalawa na ngayon na magkalaban.
Di ba? Pinersonal mo ako, JR Balico. So tayo na ngayon na magkalaban. Hindi ko na pe-personalin si Francis Leo Marcos kasi humahanga ako sa tao sa kanyang kabaitan. Humahanga ako kay Francis Leo Marcos. Nagdarasal na lang ako, dadaanin ko na lang sa dasal na sana si Francis Leo Marcos ay makalampas sa kanyang mga hinaharap. Kung ano man yon, bahala na sila. Wala na akong masasabi, pero ikaw, you put me in your step. Ganon, basura ang tingin mo sa akin, bobo ako. Oo nga, wala nga ako talagang pinag-aralan, wala. I never finished any education, nothing at all. Hindi ako nakatapos ang kindergarten, no? Wala, pero sa sobrang kabubuhan ko, kaya hindi ko alam ang ginagawa ko. Kaya nakakatawag ako na immigration. Natawagan ko immigration, may nakausap ako. Nasend ko yung message. So alam na ako saan nagtatrabaho. Kaya I'm sorry, man. You push the button. Diba? They will call me back and verify with me. So, and they will coordinate to the consulate. So, baka yung ibang Pilipino, baka madamay dahil sa'yo. Kasi JR Balico, ang tao, huwag mo maliitin yung tao. Kasi, pag minaliit mo yung tao, pag, alam mo, lalo ako, Batangueño ako. Alam mo ba yung manok sa Batangas? Pag pumupog, patay ka agad. Ano yun? Kaya Iho, sinasabihan kita. Iho, hindi mo kilala ako eh. Sobrang kabubuhan ko. Bobo talaga ako. Sobrang kabubuhan ko. Wala na akong ibubugang ano. Wala na. Surrender na ako dyan kay FLM. Pagdarasal ko na lang si FLM araw-araw. At magkikita din kami ni FLM saan man. Sana just dasal ko sa Panginoon na magkita kami ni FLM. At ikaw din, gusto rin kitang makita, JR Balico. Saan ka man humantong, wala akong magagawa. I will follow up call. I already talked with somebody and the Filipino community is very small in France. So, di ba? Paris, France. Kaya alam nila kung saan ka nagtatrabaho, kaya you have to be careful. Sabi ko nga sa iyo, yung pader matigas. Huwag mo yung tugang sarili mong ulo. Kasi ikaw nagkuntog sa sarili mong ulo eh. Ikaw nagbigay ng pain. Ako po, kumbatang to. Sana matuto ka. Matuto ka ng leksyon sa buhay mo dahil wala kang galang, wala kang respeto eh. Wala kang respeto sa kapwa mo. Kaya, dasal ko na lang kay FLM sana malampasan niya lahat ng mga pinagdaraanan niya. Yun lang. Sobrang bait ng tao niya. Humangaan ko. Kaya humanga ako. Pero ako, sisirain mo ko sa social media, hindi makaka-apekto sa akin yun. Ako pa. Ang tanda ko na eh. Ano magiging epekto nun doon? Hindi naman ako YouTuber. Sasabihin mo ako, vlogger. Na ako'y naghihirap. Sobrang hirap ko talaga. Wala akong makain eh. Hindi ako makakain. Pwede ba ako tulungan mo? Nangingi ako. Hindi ako makakain eh. Wala akong makain sa araw-araw. Wala akong makain. Ayan o. Hindi ako makakain eh. Hindi ako makakain. Kaya sa sobrang ano. Hello, Leon. Hello. Hello, Daddy. Oh, balita. Kumusta na? Ito, katatawag ko lang sa France kanina. Daddy. Oh. Daddy, pwede mo Baligo? Ano? Pakisend mo nga ako ng video ni Baligo. Yung pinost mo dun sa
Alam ko doon. Maya mo lang. Ayoko madadamay ka. Ako ang personal na ano to. Personal na kami. Kaya kapag ako yung humihingi ng paumanhin, yung ibang Pilipino baka madamay. Ako yung humihingi po ng paumanhin sa mga taga-pa-response na Pilipino na OFW dahil po meron tayong kapwa Pilipino. Human trafficking po yan. Kaya ako po yung humihingi ng paumanhin. Kaya kung hindi po kayo makipag-ugnayan sa immigration, consulate, Philippine consulate dyan sa Paris, France, hindi po kayo makipag-ugnayan sa immigration ng France, Paris, France, kayo na po ang bahala. Naka-ano na po yun, naka-message na po yun sa immigration ng Paris, France, yung pong pangalan Damian Balico Jr. Hindi po nila kailangan yung birth certificate, basta meron na po siyang picture. Alam po nila yung picture, pinadala ko na po. Pinadala ko na yung picture ni Damian Balico Jr. Kaya, kasi bobo ako. Noel, ako'y bobo, isa akong bobo. Wala akong pinag-aralan. Kasi inabot ko lang, hindi pa ako nakatapos ang kindergarten. Oo, hindi ako nakatapos. Tsaka mahirap lang ako. Noel, naririnig mo ako? Sa sobrang kahirapan ko, hindi ako makakain sa isang araw eh. Kasi di ba, sabi, namamalimos ako eh, namamalimos, sabi ni Baligo. Sa vlogger ko daw, nagba-vlogger daw ako. Hindi ako nagba-vlogger. Iho, hindi ako vlogger. Ayokong kumita ng pera, hindi ko kailangan ng pera eh. Ako'y namamalimos. Ayokong kumita ng pera, kaya ito. Ako'y wala na akong mga kaibigan sa inyo pong lahat. Wala na po ako masasabi kay Francis Leo Marcos. Napakabait po ng taong yan. Lagi ko na lang po ipagdarasal dahil po ayoko pong galit na galit ito si Bagtip, si Damian Balico Jr. aka JR Balico. Ay, kaibigan! Ikaw na ngayon ang ahabulin ng immigration dyan sa Paris, France. Kaya yung ibang mga kababayan natin Pilipino, baka madamay dahil sa'yo. Kawawa naman yung mga kababayan natin dahil madadamay dahil sa iyo. Bakit ginagano mo kasi ako? Hindi mo ako ginalang. Dapat may paggalang ka sa kapwa mo. Sinabihan kita, dapat gagalang ka sa kapwa Pilipino mo. Dahil ako, gumagalang ako eh. Alam mo yung, ikaw na nagsabi, human trafficking, smuggling. Di ba? Nanggaling yan sa bunganga mo. So ito, naka-report ka na. Tinawagan ko na immigration dyan sa Paris, France. Minessage ko na sila, pati yung picture mo. Oh! Oh! Ano? Ha? Oh, eh. Nakano na eh. Kasi ang dami niyang nilalabas na ano eh. Kasi personal na to. Personal na. Kaya apektado na. Marami nang magagalit sa akin. Ha? Ha? Yeah, kanina pinaano na. Inayos na nung stop ko. Dadala ko sa iyo. Mali yata yung email mo eh. Mali ang email mo. Kaya sometimes, ha? Titingnan ko ulit kasi sinabihan ko yung... Yeah. Sandali, naka-speaker ka. Sinabihan ko yung empleyado ko. Pero ano? Mamaya, sandali. Ha? Ano? Sandali muna. Okay, po-forward ko. Sandali lang. Okay, I'll talk to you later. Okay, bye-bye. Okay, bye. Kaya ano, pasensahan na muna. Hindi ako nagsimula nito. Kayo ang nagsimula, di ba?
Ganun ako ka bobo. Sobrang bobo ko. Nga, ginawa ko na, di ba? I already called the immigration. Yeah, I did it. I already did it. Yeah. Alright, but I still give him a warning to go away. Yeah. Yeah, I did it already, so. Kaya no, sana. Kaya yun lang sana, pakiusap ko sa inyo. Kahit man saan kayo sa mundo, mga Pilipino, dapat maging mabait kayo sa kapwa ninyo. Dahil wala naman tayong may idudulot na maganda kung magiging masama tayo sa kapwa eh. Kasi I tried to be good, pero you choose me to be bad. So, when you choose me to be bad, sorry. Pero ang hirap tanggapin ang salitang sorry eh. Bakit nga pala ako magso-sorry? Kasi you are the one who choose for me to be bad. So, iho, sayang. Sayang, iho. Sana naging mabait ka. Para at least bigay ka pa ng konting ano sa pamilya mo. Pero ito, sana, I don't know, I can still hold it, but I don't know what to do. I don't know what to tell you. Kasi sobrang bobo ko eh. Wala akong alam. Diba? Diba ganun talaga yung pag walang alam? Hindi alam ang gagawin. Yeah, ako naman, ginagawa ko eh yung karapatan pang tao. Sabi ko nga sa iyo, huwag mong yurakan yung kapwa mo. Dahil pag niyurakan mo yung kapwa mo, bibilaukan ka niyan. Diba? Hindi mo kasi iniisip yung mangyayari. Dapat, isipin mo muna yung mangyayari bago kayo gumawa ng laban sa akin. Dahil tulad yun, sa'yo na nagmula yun. Human trafficking, smuggling. Diba? So you are already reported, dude. Kaya, tsaka sasabihin ko ulit sa'yo ito ha, iho. Huwag mong gayahin ako dahil iba ang pagkatao ko kaysa sa'yo. Ibang-iba. Kaya kung kayo nayayabang sa akin kahit sino, ang yabang ko, dala ko. Hindi ako humingi ng yabang sa inyo eh. Hindi ako nagyayabang dahil sa inyo. Kung mayabang ako, sarili kong kayabangan yun. Hindi ako nanghihingi sa iba. Kaya kung nayayabangan ka sa akin, ganun lang. That is the part of my life. That's what I'm telling you. So please, I want you to learn something that you never learn in your life. So life must go on no matter what. Whatever you do to your others, if bad, it will come back to you bad. So when you do good, you will feel good, and it's better to be good. But sometimes, we don't expect to do bad, but when you choose it, and somebody push you to be bad, nothing I can do. Because I don't want somebody to push me bad. Because I have a good heart. I'm proud to be Patanggenyo. Ang tao na nangailangan ng tulong, ang tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matinding pangangailangan natin bansa. So, tinapat ko po si Balikó. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. Dalawang araw lumipas, ito na, lumabas na yung meme. May meme lumabas, ako at si FLM. Tapos tinanong ko yung staff ko, saan galing? Tik-tik page. Ah, galing sa tik-tik. Oo. Siya din ang nagsabi. Parang private message siya na pinadala niya sa amin. Galing sa tik-tik ito. Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi na sa'yo ang tik-tik. Mamaya, sabihin ko. Nakalimutan mo talaga ito, Balikó. Ikaw ang nagsabi, ikaw may ari ng tik-tik page. Okay, sige. So, nung nakita ko yung picture mo, ikaw ang gumawa eh, kasi galing sa tik-tik page mo. Nung nakita ko, natawa na lang ako. Sabi ko, ito talaga oh. Pinaglalaroan pa ako.
pipressurein ako. 3 days later, meron ka na naman pinadala. Eto na naman, meme na naman, tira na naman sa akin. Galing pa rin sa tik-tik. Kung natandaan mo, pinasagot kita, sinagot kita. You will always remain a friend. Yun ang sagot ko sa'yo. You will always remain a friend. I don't know kung ginamit mo yung kokote mo balikok. Ang ibig kong sabihin, alam ko na tinitira mo ako. Pero at this time, kaibigan pa rin kita. Yun ang ibig ng ibig sabihin ng mensahe ko sa'yo. Tinitira mo na ako ng pailalim. Pero kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, dumating kung ano-ano nila mga pictures. Sasagutin ko yung mga pictures pagkatapos nito. Dumating yung mga pictures. Nakita ko walang pag-asa. Pipressurein mo ako ng gusto. Alam mo mga kababayan, balik muna tayo sandali sa intention. Hindi mo mabubuksan ang isip ng tao, ang utak ng tao, para malaman mo ang intention. Pero makikita mo yan sa gawit ng tao. So hinayaan ko lang. Maraming tumawag po dito sa amin. At nagtatanong tungkol dito sa mga posts na ito. Ang sabi ko, hayaan lang po ninyo ako. Nasagutin po kayo sa tamang panahon. Ito yun, ang tamang panahon. The first day ng tamang panahon. Pero, sa lahat ng mga tawag na yan, ang pangalan ni Bariko ang palaging lumalabas. So alam ko, tinitira niya ako. Pailalim. Kaya noong May 16, nag-post ako, diba? Sabi ko, sasagutin ko yung naninirang tao sa akin. On May 29, nag-video ako rito. At sinabi ko, hindi pa ito yung sagot ko dyan sa tumatahol sa France. The next day, may tumawag sa akin. Kaibigan namin actually. Kaibigan namin. Ginagalang ko po siya. Ginagalang ko po talaga siya. Nag-usap kami tungkol dito. At sabi ko, ito na lang po ang konsesyon ko. Hayaan ninyo akong sumagot kasi siniraan ako. Kailangan kong sagutin. Pero hindi ko papangalanan. Yun ang konsesyon ko. Sige, sige po ma'am. Hayaan niyo ako sumagot? Walang pangalan. Basta sasagot ako dahil binitiwan ko ang aking mga salita sa harap ng publiko na sasagutin ko. Okay na. The next day, lumabas yung picture. Ako at yung isang lalaki, may maraming armas sa baba. Nakita po ninyo yun. Ako at isang lalaki at may maraming armas sa baba. Hindi inisip ng balikok na to na 14 na buhay ang tinarantado mo rito. 14 na buhay ang inalagay mo sa peligro. I-explain ko po yan sa inyo mga kababayan. Kaya pumutok na talaga ang galit ko dyan. Maraming tumawag sa akin, maraming nag-message sa akin tungkol dito. Tila ba pinipigilan ako? Meron pang isa dyan. Nagbabanta. Na meron siyang alas. Ilabas mo yung alas mo! Ang ina. Ilabas mo yan! Sige, tingnan natin. Basta ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. No one can stop me. No one can blackmail me. Walang makakapag-blackmail sa akin. And I will never bow down to pressure. Hindi niyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Paninilinigan ko yan. At ilabas mo yung alas mo. Kasi ilalabas ko rin yung alas ko. At sigurado ako, tanggal ka dyan sa France. Labas ka dyan. Tandaan yung mga kababayan, sinubukan na to ni Brillante sa akin dati. Kinasuhan niya ako ng election offense. Pumick up siya dyan ng testigong kriminal. Kinasuhan niya ako sa Comelec. Si Comelec pa ang investigating prosecutor. Tingnan mo, commissioner ng Comelec, chairman ng Comelec, kinasuhan ako ang nag-imbestiga, ang Comelec Law Department. Pinaalam sa akin ng TV5. I remember it was TV5. Pinalabas ko kagad sa social media ang picture ng kanilang testigo. Ito, testigong ito ang affidavit ng scam ng 100,000. Ito, binili ang 3 tuta, 50,000, ang Jackie Tumalbog, minakaw, nawala ang tuta. Ito, minustiya yung bata. At ito ang worst. Dati may pulis po akong gwardiya. Sinuli ko na po sa PNP. Itong testigo ni Brillantes, inudyukan pa yung pulis ko na mang-hold up daw ng gasoline station doon sa Tacloban nung nag-brown out pa ng Yolanda. Imagine! Anong klaseng testigo ni Brillantes yan?
Nung nakita yun ng mga media, ay the next day, wala na pong news. Hindi na po pinick up ng news yung ng media yung news. Kasi alam nila na ano yung tira yun ng Comelec at Smartmatic sa akin. Si Smartmatic pa ang namigay ng press release doon sa labas ng Comelec. O, pero the next day, wala na pong balita. Kasi nakita ng media, aba, ito pala ang klase ng testigo ni Brillantis, criminal pala. Now, two months after nangyari ito, natalo si Brillantis sa Corte Suprema ng kanyang 240 million contract. Nagbayad siya. Ang sumunod, pinick up naman ni Bautista, yung may tagong yaman ng 1 billion. Pinick up ni Bautista ang kaso. Ilang buwan lang, natanggal sa pwesto. Sino pang may atraso sa akin? Si Albayalde. O ayun, natanggal din sa pwesto. Si Carranza. Ito ang birthday wish ni Carranza. Ayaw niyang umalis sa Region 4A. Siguro maraming pera talaga dyan. Ayaw niyang umalis. Hanggang doon na lang daw siya mag-retire. E nangyari yung kay Richard. Pagkatanggal ni Albayalde, natanggal din si Carranza. Goodbye. Wala na siyang happiness. So, ang sa akin, huwag niyo akong takot-takotin, baligo. Huwag mo akong takot-takotin. Ilabas mo kung anong ilalabas mo. Sasagutin kita. I will deal with you properly at the right time. Now ngayon mga kababayan, here we are today. Andito tayo. Ang nakikita kong intention, gusto ni Baliko, nakampihan ko siya laban kay FLN. Yun lang naman talaga, malinaw eh. Ito si Baliko, pinipressure ako ng gusto. Pinapalabas yung mga paninira sa akin para tumakbo ako sa kanya. Ngayong nakulong si Francis, eh pinalapalabas naman niya si Francis na gagalit sa akin para i-depensa ko si Francis. Nakita ninyo, pinaglalaruan ako nitong taong ito. Akala siguro niya bobo ako at mangmang. Hindi mo ba alam, natalo ko ang pinakamabigat na politiko doon sa amin, sa Visayas. Nakontrolado niya yung buong probinsya, sa kanya yung lahat ng mayor, sa kanya lahat ng vice mayors. Natalo ko yun. Tapos ito ang gagawin mo sa akin, paglalaruan mo ako. Anong tingin mo sa akin? Hindi naman siguro ako drug addict. So ito tayo ng mga kababayan. Oh. Si Baliko, pinipressure ako. Pinipilit ako. Pero si FLM, niminsan hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aini. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Ganito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aini. Siyempre ako, sakay lang ako libre. E di siyempre, okay ako. Alam naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aini, tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Pero, kinulikta ba niya? Siningil ba niya ang tulong niya? Hanggang ngayon, nandun siya sa loob ng NBI Detention Center. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ikumpara mo kay Baliko. Ano ginawa ni Baliko? Siniraan ako ng siniraan para tumakbo ako sa kanya at magmamakaawa. Sa tingin mo magmamakaawa ako sa'yo? Hindi ako luluhod sa'yo, Baliko. Luluhod na ako sa ating Diyos. I make that clear to you. Niminsan, hindi mo ba naisip? Hindi kita tinawagan. Matapos yung pangatlong meme na pinakita mo sa'kin galing sa tik-tik na page mo, hindi na kita tinawagan at hindi na kita kinausap to let you know na alam ko, hindi ako tanga, Baliko. Hindi ako tanga. So ngayon, mga kababayan, nakikita ko yung intensyon sa dalawang magkabilang panig. Wala akong pinapanigan sa kanila. Pinapaalam ko lang sa inyo ang ginagawa ni Baliko dahil hindi maganda. Sobra na yung mga armas na pinakita mo. 14 na buhay ang inilagay mo sa peligro sa alanganin. I'll explain it sa inyo, mga kababayan. So, dati kasi, nung ako'y congressman, alam mo naman sa baba, mga leaders ko nag-aaway din. Nag-aaway, nag-faction-faction yan. Nung ako'y congressman, pinapakinggan ko yung isang panig, pinapakinggan ko yung kabila, pero pinapalusot ko lang sa akin bilang tenga. Hindi ko inaksyonan. Hindi ko inaaksyonan yan. Inaantay ko lang na lalabas ang tunay na tulog, lalabas ang tunay na dahilan o intensyon ng magkabilang panig. Exactly kung anong ginawa ko na yun, yun ang ginagawa ko dati ng ako yung congressman. Pag nag-aaway yung mga leaders ko, pinapakinggan ko pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hinahayaan ko that the problem will solve itself. Lalabas at lalabas yan ang tunay na kulay at ang tunay na intensyon ng tao. Dito nga, lumabas ang tunay na kulay ng Baliko.
So, balik tayo sa sinabi ko kanina, inantay ko. Nagtiis ako ng 2 buwan sa mga paninira, mga atake ni Baliko. Tiniis ko yun. Para lang malaman ko ang intention. Now, ito ngayon mga kababayan. Pinapakita nila na magkaibigan kami ni Francis, na may connection kami. Pero si Baliko, hindi po niya sinabi sa inyo na magkasama rin po sila noong 2016. Nung kampanya ni BBM, magkasama yan sila. E nag-away nga yan kasi blinak yata ni FLM si Baliko doon sa kanilang chat group. Yun ang pagkakaalam ko. Blinak siya, nag-away na sila ng gusto. Ngayon, ang pinaglalaban ko para sa buong bansa, idadamay mo ako dahil na-block ka sa Facebook. Grabe ka naman. Ewan ko po saan galing lupalop ang isip mo. Imagine, nag-away lang sila siguro. I don't know kung ano pang rason, ha? Hindi ko alam kung ano pang rason. Basta one of the things I know, blinak yan sa Facebook, nagalit siya, ayun. Ayan, nagwawala. At sa pagwawala niya, dinamay ako. Dinamay pa si Yusef Dinsing. Dinamay pa yun. May isa pang senador. At yung isa pang malapit kay Presidente. Malapit na tao na yun kay Presidente. Pamilya na yun ni Presidente. Itong isa, pinagkakatiwalaan ni Presidente. Itong isa, lahat kay Presidente rin. Tinira pa. Akala mo siguro kung sino ka. E ano ka ba dyan sa France? Pinapalabas mo yung mga conversation. Hindi mo ba alam this are protected private conversations yan? Pinapalabas mo. Ewan ko kung saan mo pinick up yun. O ganino galing yun. Nakita ko yung mga paratang mo doon. Wala kang ebidensya. Pinick up mo lang sa iba. At pinalabas mo. That's hearsay evidence. O ito, balik tayo doon sa tik-tik. Sino tik-tik? Sino may ari ng tik-tik? Ikaw! Natandaan mo, February 28, I don't know kung nasa matinong pag-iisip ka itong at the time. February 28, dumating ako dyan sa France February 27. Sinundo ko ako sa airport. Gabi na, nag-dinner tayo. That time, di pa kita masyadong kilala. Ngayon kilalang-kilala na kita balik ko. So nag-dinner tayo. The next morning, late tayo dumating kay Ambassador. Nag-courtesy call tayo kay Ambassador. Tapos pumunta tayo sa Eiffel Tower. Hindi ka umakyat. Kami lang ni Mike umakyat. Pagbaba, nagkape. Gabi na. Pumunta tayo sa bahay ng pulis na kaibigan mo sa France. Along the street, sinabi mo, may pambanat ka. Yung tik-tik. May mga accounts kang pambanat. O tingnan mo yung termino ha, pambanat na accounts. Tik-tik ang minensyon mo. Ito lumalabas yun sa tik-tik galing. So mayroon tayong presumption sa ating rules of court na kung ikaw ay gumagamit ng mga taking dokumento, ikaw ang gumawa nun. So by analogy, kung ang mga picking, mga paninirang memes na ito ay galing sa iyo, then ang presumption is ikaw ang author. Galing sa iyong page eh. Kung matino ka, hindi mo ilalabas. O ipapakita mo muna sa akin bago mo ilabas. Pero lumabas yun doon. Pinapakita mo, pinapalabas mo, galing sa iba. At natandaan, hindi mo natandaan, nakalimutan mo. Inamin mo na ikaw may-ari ng TikTok page. Kaya nung nakita ko yung unang meme na pinadala mo, alam ko na ikaw yun. Yung pangalawa, tik-tik pa rin, alam ko, ikaw pa rin yun. So, anong gagawin ko? Sitting pretty. Hayaan kitang sisirain mo ako. O mag-expect ka na luluhod ako sa'yo, magmamakakawa ako sa'yo, dream on. Matulog ka na lang, may muta ka pa. Hindi mangyayari yun. Mr. Baliko, hindi mangyayari yun. Now, dito tayo, mga kababayan, sa ginawa nito, itong taong ito. Balik muna pala tayo doon sa rules. Nakita ko yung post mo. Tinira mo yung kapatid ni FLM. Hindi mo ako madadala sa labang ganyan. Ang kapatid, ang pamilya ay hindi kasama sa kahit anong laban kung hindi sumasawsaw sa laban. Walang ginawa ang kapatid ni FLM. Pero anong ginawa mo? Pinost mo. Anong kasalanan ng kapatid niya? Kayo mga kababayan, kung gagawin yan sa inyo ni Baliko, ano kayang gagawin ninyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni FLM, o sabihin na lang natin kalagayan ko at pinaglalabas na yung picture ng mami ko, daddy ko, yung kapatid ko, o kung mangyari yan sa inyo, ano kaya nasa isip ninyo? Kakalawa, ang babae ay dapat igalang. Anong ginawa mo kay Lisa doon sa Paris? Pinagmumura mo ng pinagmumura. Para kang hindi lumabas sa nanay mo ah. Kung ito ang klaseng gawi na ipapakita mo sa akin, titirahin mo yung pamilya na walang kinalaman,
wala kang galang sa babae, pinagmumura mo. Ay bakit ako kakampi sa'yo? Hindi talaga ako kakampi sa'yo. Because the way you do your fight, yung laban mo, is scandalous to me. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap sa akin yan, yung style na yan. Ako lumalaban ako, pero hindi ganyan. Sa sinabi ko ng mga kababayan, I follow my own internal rules. Sabili ko yun, disiplina ko yun. I will not bend it for Mr. Baliko. Kahit Baliko siya, I will not bend it for him. Dito tayo sa picture, mga kababayan. Ito talagang sobrang nakapagpagalit sa akin. Inilabas niyo yung picture ng isang lalaki at ako sa baba ng pictures ng mga baril. Alam niyo naman po, mga kababayan, ang kalaban ko po ay mga tiwaling pulis ng ating pambansang kapulisan. Alam na alam po ninyo yan. Alam niyo po, ang kinatatakutan ko po kasi, itong klaseng ganitong paninira ay pwedeng gamitin ng aking mga kalaban at gagawan kami ng information report, intelligence report. Mga kababayan, ito po ang intelligence report na ginamit ng mga pulis. Dalawang pahina lang po yan. Ayan o, intelligence report version 1. Intelligence report version 2. Dalawang pahina lang ang kumitil sa buhay ni Richard Santillan. Kahit sino sa atin ay pwedeng gawan ng information report na ito ng mga pulis. Kung hindi niya nagustuhan ang pagtitig mo sa kanyang asawa, pwede kang gawan ng ganito at papatayin ka. Kung natalo siya sa Tom Itz dyan, pwede kang gawan ng ganito at papatayin ka. Wala kang kalaban-laban dahil may information report ka. Ito ang pinaglalaban ko ngayon, na hindi na mangyari ito sa ordinaryong Pilipino. Kaya pinaglalaban ko si Richard Santillan dahil dalawang pahina lang tinitil na nila ang buhay ni Richard. Hindi na pwedeng mangyari yun sa ordinaryong Pilipino kung lalaban tayong lahat. Kaya itong Baliko na ito, ang concern ko, yung pictures na iyon, gagamitin nyo ng kalaban ko, gagawan kami ng intelligence report at puntahan kami rito at magkabarilan, magkapatayan. Paano yung 14 na tao rito? Paano yung 20 years old ko dyan na volunteer, yung 22, yung 24? Anong ihaharap ko sa nanay niyan kung masawi yan dahil lang sa ginawa nitong Balikok na ito? Kayo, mga kababayan, kung kayo nasa kalagayan ko, sige, kayo kung nasa kalagayan ko, gawan kayo ng picture na ganyan, tapos may mga kalaban kayong pulis, mga pulis na tiwali, linawin ko. Kasi marami pa naman ang mga pulis na mapagkatiwalaan talaga. Mga tiwali, tulad ng kalaban ko. Gagawin ka ng intelligence report. Isang version 1, version 2. Isang intelligence report na ang ginawa nila kay Richard Santillan. At tinitil nila ang buhay. E kung gagawin tayo ng ganyan, mga kababayan? E kung gagawin kami ng ganyan? At lulusubin kami rito dahil may intelligence report. Ang picture, galing kay Baliko. But what does the picture prove? Mga kababayan, ano bang ipatunay doon? Wala. Kasi hindi naman ang picture at ako at ang baril ay magkasama. Ibang picture ako at ang lalaki. Ang mga baril ay mga baril lang, walang tao. O may mga tao, man yung lalaki, hindi ako. It is not proof. Kahit saan tayong korte pupunta at ipapatunay mo yan, itong patunay, si Glenjo may baril. Paano mo papatunayan? Wala ako doon sa baril. Nandun ako sa isang lalaki at hindi ko hinawakan ang baril. Hindi tatanggapin niya ng korte. Pero, in the minds of the public, you can already convict me. And that is unfair. Kaya nga po, pinakuha ko lahat ng pictures na yun. Yung mga pictures ng mga baril at pera at ang lahat ng mga nag-comment doon. Alam niyo bakit? Kasi ipapakita ko yan sa French Ministry. Bala kong sulatan ang French government. Ipapakita ko, ilalatan ko, ito ako, sino ako. Sinong kalaban ko? Police criminality ang topic dito, mga kababayan. Nandoon sila Karansa, sila o sino-sino pa doon ng mga pulis, at yung Smartmatic at Kumilit. Kasi ito naman talagang utak. O nandoon. Kaya kayo, PNP, kung sino man doon ang mga tiwaling pulis, at ikaw, Kumilit at Smartmatic, huwag kayo magalit sa akin, ha? Si Baliko ang habulin nyo. Dahil ako, reactive lang ako, nagre-react lang ako, mga kababayan. Hindi ko iniisip to. Pero dahil sa ginawa itong ni Baliko, kailangan kong ilatag para kung pusikaso may mangyari sa amin dito, nakalatag ng ebidensya ko.
Wala kaming ganyan, hindi kami ganyan. Susulatan ko yung French ministry na may hawak ng immigration. Ilatag ko yung sarili ko, yung ka-issue ko sa PNP, yung issue ko sa Comelec at Smartmatic, at yung ginawa ni Balikok. Dahil ginagamit mo ang pamamalagi mo dyan sa France para manira ka ng tao na walang basehan. Yan. And we are not talking of one life. Hindi lang po isang buhay ang pinag-uusapan natin, mga kababayan. 14 po kami rito. E kung maubos kami, o sino mananagot niyan, si Balikok? E paano siya managot? Nandun siya sa France. So ngayon, papaalam ko sa French government, ito ang posibleng mangyari. For as long as, protection ko na rin yun. Para alam ng kapulisan, umabot kayo dun sa France. Alam ni Comelec at Smartmatic, umabot kayo dun sa France. Bahala na ang French government kung imbestigahan ka at itapon ka dito pabalik sa Pilipinas. It's all up to you. It's all up to the French government. Basta ako, ipaabot ko ang aking sulat at ang request ko na imbestigahan ka. Dahil 14 na buhay ang inilagay mo sa alanganin. Nilagay mo sa peligro. Hindi mo inisip yun. Dahil galit ka, dahil hindi kita kinampihan sa laban ng bulok. Hindi ako kakampi sa'yo dahil nakita ko na bastos mong babae. Sinasama mo ang pamilya na walang kasama, ay hindi kasama sa bulok. At pinipressure mo ako, pinaglalaruan mo ako, pinipilit mo ako to move one way or the other. My friend, papunta ka palang doon, pabalik na ako. I have one rule. Hindi ko sasabihin yun kung ano yun. Akin lang yun. That's the rule I apply to you. So huwag mo akong takot-takotin. Huwag mo akong blackmailin. Kasi hindi ako magpapablackmail sa'yo. Tingnan mo na lang. Walang nagawa si Comelec at si Smartmatic laban sa akin. Tingnan mo na lang. Walang nagawa si Carranza, si Albayaldi, sino pang Pulso Pilato dyan. Walang nagawa sa akin to stop me. O pinaimbestigan ako dati ni Antonio Mojica ng Comelec, ng Smartmatic. Anong nangyari? Wala silang nakilkil. Wala silang nakahalungkat laban sa akin. Kaya umabot tayo, umantong tayo sa kapatay kay Richard Santillan. In what I call selective terrorism. Pinapatay yung taong pinakamalapit sa iyo para saktan ka. Yung pinatay nila ang taong pinakamalapit sa akin, yung kinakapatid ko. Para saktan ako, para takutin ako. But they are wrong. Don't ever try, huwag mong isipin na makukontrol mo ako. Basta dali ko. Hindi mo ako makukontrol. No one can control me. Kung ano man ang action ko sa buhay, tinitingnan ko kung ano ang mas makabubuti sa mas nakararami. And I remain faithful to that ideals. Ginawa ko yan nung ako'y congressman. At ginagawa ko yan kahit wala akong opisina sa gobyerno ngayon. At hindi ako mamamatay kung hindi ako hahawak ng opisina ng gobyerno. I make that very clear to all of you guys. Hindi ako mamamatay kung wala akong position sa gobyerno. So Mr. Balikok, ipapa-imbestiga talaga kita sa French government at ihingin ko talaga na pauwiin ka dito sa Pilipinas para dito mo harapin yung kaso mo. Nilagay mo sa alanganin yung buhay ng 14 na tao, pati yung mga bata. Yung 20 years old ko rito, yung 22 years old ko rito, yung 24 years old ko rito, walang ginamang masama yun sa iyo. Nagtatrabaho lang sila para sa kaso ni Richard Santillan. Pero dinamay mo dyan sa picture na pinalabas mo. But you were not even able to prove anything. Ano bang ipinapatunayan mo? Na ako ang boss ni Francis Marcos? Yung ba ang ibig mong sabihin? Paano mo ipapatunayan? Hindi ko man hinawakan ang baril. At ang baril ay separate pictures. Now, tingnan mo, kinuha ko lahat ng comments ng mga tao dahil yung comments na yun, yun ang mag-interpret ng pictures. Hindi ka kasi abogado. So hindi mo alam kung paano patunayan ang isang bagay. Ako, papatunayan ko na itong ginawa mo malisyoso. Malisyoso dahil tingnan mo ang epekto ng mga comments ng mga tao. So kung gumamit ka ng trolls doon at nag-comment, bahala ka na. Kasi nag-comment-comment ka doon ng negatibo, makikita yun. O, hindi naman alam ng French government kung troll yun o hindi. Pero ang nakikita lang, negatibo. Dahil negatibo, malisyoso ang post mo. So, tandaan mo. Tandaan mo itong sinabi ko sa'yo. Hindi lahat ng tao susunod sa gusto. Huwag mong ambisyonin na kontrolin. Huwag mong isipin na ikaw ang nagpakulong kay FLM. Hindi ikaw. Ang nagpakulong sa kanya, complainants. Ang complainants na nagreklamo sa kanya, hindi ikaw. Ikaw, tumpa ka lang dyan.
trumpa na maingay. At dahil akala mo ikaw nagpakulong, kaya mo na si Yusek Dinsing, kaya mo na si Senator Bongo, kaya mo na si kung sino-sino pang mga kaming lahat, ewan ko kung saan ka pupulutin. Pero ako hindi kita tatantanan. For as long as you will not back off, hindi kita tatantanan. So I hope I made that very clear to you. Mga kababayan, sinagot, hindi ko pa pala nasagot lahat. Balik muna. No, hindi pa ako mag-give up. Sagutin ko muna yung picture, yung mga pictures na lang. O ito, may pinalabas ang picture ng nag-distribute ng eyeglass. O totoo yun. Nandoon ako. Namigay si FLM ng 30,000 glasses. Eyeglasses. Hindi ko naman po pwede sabihin, mga kababayan, hindi niya binigay kasi nakita ko naman binigay. I will not be honest sa inyo. Kung hindi ako honest sa maliit na bagay, I cannot be honest to you sa mas malaking bagay. Whether you like it or not, sasabihin ko yan. Namigay siya ng 30,000 glasses doon sa Isabela. Nandoon ako. Nandoon si Dr. Grace Karasakal. Sila ang mga optometrist na nasa harap. 20 sila lahat. Na sinusukat yung mata at binibigyan ng eyeglasses. Nandoon si Mayor Jesus Ladaran. Oh, yung pangalawang picture na pinakita ninyo, nananghali, inimbita rin ako ni Mayor Jesus Ladaran. Sino ba ako para tanggihan yung imbitasyon ng mabuting imbitasyon ng Mayor? E kung nandun si FLM at nandun ako dahil inimbita ko ni Mayor Ladaran. Inangangampan niya ako. Ano gagawin ko? Sasabihin ko, shut up, I will not go. E di buti pa, hindi nalang ako tatakbo kung ganun. Diba? Hindi mo naman siguro i-insultuhin yung Mayor kung mabuti naman yung invitation. Actually, may picture pa yan sa gabi. Kasi pagkatapos namin nag-lunch, sinabihan na naman ako ni Mayor Ladaran, huwag ka munang umuwi. Mamayang gabi, magpapa-dinner ulit ako. Tatawagin ko yung konseho. O, napag-dinner, nandun ang konseho. Pinagsalita ulit ako ng Mayor Ladaran. O, saan ang problema doon? O, yung billboards. Dalawa kami sa billboards. Simula ng Amy, tsaga ako. Bakit ako lang ang dinitira? Dahil ang intensyon, ako ang titirahin para sumunod ako sa gusto ni Baliko. Plain and simple. Ako ang tinitira para sumunod ako sa gusto nila. But I know better. Tandaan niyo po, mga kababayan, lalo na po nagbamahal sa pamilya ni BBM. Buhay ang pinayad namin sa laban nito. Hindi lamang para sa kanya, para sa sarili ko at sa bayan. Ako biktima. Si BBM biktima. Tayong lahat biktima. Nagbuwis kami ng buhay. Si Richard, para sa laban ito. So sana, pag-isipan ninyo yan bago ninyo ako tirahin. At kung titirahin naman niyo ako, be fair, dalawa kami sa billboard. Pangatlo, pang-apat na picture, yung nasa galera, sa Bungan. Kaibigan ko ang promoter na yun. Actually, ang asawa niya ay kapitan sa Mandaluyong. So sinabi niya, isama kita dito sa promotional ano namin sa derby. Para at least makilala ka. Nung sabi ko po, opo. Oh, wala naman siyang hiningi sa akin. Ako, wala rin akong binayaran. So, anong masama doon? Nangangampanya tayo na doon yung tao. Nilagay lang ang pangalan ko. Wrong spelling pa nga. So, anong malaking, malaking issue dyan? Oh, bakit ba ang derby ay illegal? O kung illegal, di pinagkap na sana sila. Hindi illegal. Legal ang derby. So, anong problema dyan? Titirahin lang ako sa mga taong gustong sumira dahil hindi ako sumunod sa gusto nila. I tell you cannot pressure me. No one can pressure me sa gusto nila. Basta ang akin, my guiding light, my guiding principle, kung ano ang mas nakabubuti sa mas nakararami, nandun ako. Tandaan po ninyo, mga kababayan, ang patunay ko po, siguro pag-iisipan ninyo, sinabi ko po kanina, si Baliko, pinipilit ako. Tinitira niya ako. Si FLM, hindi niya ako siningil sa tulong niya sa akin. That's one thing. Malinaw yan. Hindi ako siningil ni FLM sa kanyang tulong. Kung siningil pa niya ako, nagdakdak ng nagdakdak na sana ako sa kanyang harapan, pabor sa kanya. Tandaan niyo yan. Hindi niyo ako narinig. Halos 2 buwan. Wala akong sinabing na pinupuri ko siya. Pinupuri ko yung mayaman challenge niya once. Pero hindi yung dinipensa ko siya ng todo. Dahil hindi niya naman hiningi ang aking tulong. Dahil hindi niya sinihil ang tulong niya sa akin. Andyan, humanga ako sa kanya. Sorry to those who do not believe in him. Pero ako, nakita ko yan. Oh, tingnan mo. Nasa detention center siya. Pero hindi ako pumunta doon. Kasi hindi niya naman niya ako tinawagan.
Oh, tingnan mo. Tinulungan niya ako, pero walang intensyon na kuliktahin sa akin. Walang intensyon na singilin sa akin. So dyan mo makikita, between baliko on the one hand, na binabaliko ako sa gusto niya, at si FLM na walang ginawa para singilin ang tulong niya sa akin. Pareho silang tumulong. Si baliko, tumulong sa akin. Si FLM, tumulong din sa akin. Pero yung isa, binabaliko ako sa gusto niya. Yung isa, hinahayaan ako. O, so tingnan mo ang patunay ko. Wala kayong nakita sa akin naglalive na FLM. At kinukontra ko siya. Hindi. Nagtiis ako ng dalawang taon, ay dalawang buwan, dito, sa paninira niya sa akin. Dahil mas may makakabuluhan pa ako, mas may importante pa ako mga bagay na kailangan ko matapos. At natapos ako ngayon. So kung tingnan mo, ito pa isang mga kababayan. Ano pang issue na pinapalabas ko sa Facebook? Nitong panahon ng ECQ, COVID at kay Richard lang. Kay Richard na issue at COVID. Yung issue ni ABS-CBN, hindi po ako sumausaw doon. Alam niyo bakit? Kasi tingin ko, pag sumausaw ako dito, mauubos ang oras ko. Mag-re-research pa ako, magsasalita pa ako. So better wag na. Pero isang issue lang ang sumali ako. Yung issue ng PhilHealth sa OFW. Lumabas ako, sumulat ako, nag-post ako, tapos nag-live ako. The next day, nag-research ako. Pero dahil issue yun ng OFW, malapit na malapit sa puso ko yung issue ng OFW. Yun lang ang pinagtanggol ko talaga sa panahon ng 2 months na yan. Dahil pinokus ko yung panahon ko sa kaso ni Richard at ayaw kong tirahin yung mga taong tumutulong sa nangangailangan taong bayan at this time. Ngayon, tapos na yung ECQ, JCQ na. Balik na yung mga tao natin sa trabaho nila, makikita na sila, hindi na nila kailangan mamigay ng... hindi na nila kailangan na bigyan pa sila ng tulong. Kaya ikaw, Karansa, kung mamigay ka ng bigas, titirahin pa rin kita. Kasi wala na, hindi na ECQ. Pag bumalik sa ECQ, mamigay ka ng bigas, hindi kita titirahin. So, that's the simple rule I follow sa aking sarili. So, mga kababayan, I hope naliwanagan po kayo dito sa issue na ito. Basta tutuhanan ko po, susulatan ko ang French government, ilalatag ko itong nangyari, at itong ginawa ni Baliko, 14 na buhay ang nilagay mo sa alangan. 14 na buhay you put in very dangerous peril. So kaya po, nilatag ko ito ngayon sa inyo para alam ng PNP na alam ko na kung ano na naman ang gagawin ninyo. Baka na naman, mabiktima kami sa aming bahay sa isang page lang intelligence report. At ang gagamitin ninyo ay mga picture ni Baliko. So mga kababayan, I think parang isang oras na yata po dito nagsasalita. Maraming salamat po. Hanggang sa huli po, siguro sa Wednesday, baka may issue po akong ilalabas po sa inyo tungkol po sa ating mga OFWs. Basta OFW, you can always count on me. Maraming salamat po sa inyong lahat. Take care wherever you are and God bless us all.